Hindi makapaniwala si Drew nang mahimasmasan sa nagawa na napatay niya si Mang Panyong, nagtatakbo ito sa loob ng bahay. Pinuntahan naman ni Cherry si Paco sa dalampasigan kung saan ito naglagay ng bonfire. Tinanong siya ni Paco kung mahal niya ang Kuya Dave nito, nang sumagot ng oo si Cherry, naluha ito pero sinabing kapag sinaktan siya o pinaiyak ng kuya ay babawiin niya ito kay Dave. Tatanggapin ito sa ngayon na sila na ng kuya niya dahil alam niyang masaya si Cherry, siya kanya ito iniwan. Pababa naman si Dave nang makitang nagtatatakbo si Drew. Tinanong niya kung ano ang nangyari, ipinakita sa kanya ni Drew ang mga kamay nitong puro dugo siya kasi nabing nakapatay ata siya, sinabi ni Dave na kailangang sumuko ni Drew. Sumigaw ito na ayaw niyang makulong tsaka muling tumakbo palayo sa mansion, nang habulin ito ni Dave ay nakita niya ang katawan ni Mang Panyong na walang buhay sa driveway. Tumakbo siya para hanapin muna ang kapatid. Nag-message naman si Cherry kay Dave na nakausap na niya si Paco at okay na ito. Nag-drive si Dave sa paghahanap kay Drew habang tinatawagan ito sa cellphone sa pag-asang sumagot ito. Nakita niya si Drew na nakaupong nagtatago sa talahiban, wala sa sariling tawag ng kuya, naalala ni Dave sa ayos ni Drew na ganoon din ito kapag natatakot sa kulog at kidlat. Naupo si Dave tsaka naaawang niyakap si Drew. Pinahiga niya ito sa likod ng sasakyan para iuwi nang maalala kung paano na sila ni Cherry kapag nalaman ang nangyari. Samantalang may dalawang lalaki ang nagbuhat sa walang buhay na katawan ni Mang Panyong at itinapon ito sa dagat. Maliwanag na nang makauwi sila Dave, hindi na nila nakita ang katawan ni Mang Panyong na ipinagtaka nila. Siyang paglabas ni Don Freddy, nagtago si Drew sa likuran ni Dave na natakot sa ama. Maghahanda naman ng almusal si Cherry nang madinag nito ang pagsigaw ng tiyahin na tinatawag ang pangalan ng ama. Nagtatakbo si Cherry sa dagat kung saan iniahon si Mang Panyong, nayakap niya ito habang malakas na umiiyak, siyang dating dinitiya Silviana, kinailangan pang sapilitang ilayo ang dalawa sa bangkay. Hindi sila makapaniwala na wala na si Mang Panyong, sumigaw si Tia Silviana kung sino ang gumawa noon sa asawa. Sa mansion, kinalma muna ng doon ang sarili bago nagtanong ng ikaw ba ang pumatay kay Panyong. Pero wala itong direktang tinanong kina Dave at Drew, sumagot si Dave nang hindi siya, kung ganun daw ay, sino, tsaka nito nilapitan si Drew at pinipigilan ang galit na nagtanong ng ikaw. Hindi sumagot si Drew pero nagsimula itong magkwento, nagkasagutan daw sila ni Mang Panyong dahil magsusumbong ito sa kanya, nahuli daw kasi siya nito sa opisina ng ama. Naghahanap daw siya ng pera, doon na siya kinwilyuhan ng ama, susuntukan sana niya si Drew nang pigilan siya ni Dave. Sa presinto, hinihinalang pagnanakaw ang dahilan ng pagpatay kay Mang Panyong dahil wala ang wallet at cellphone nito. Kumalat naman sa rancho ang balitang napatay ang tatay ni Cherry hanggang sa nakarating iyon kay Paco, dali-dali itong umalis. Sinabi ni Dave na alam naman nilang aksidente ang nangyari na inayunan ni Don Freddy. Pero kailangan daw nilang isuko si Drew sa mga pulis sa nagawa nito, hindi iyon pinayagan ng Don, hahayaan daw ba nilang mabulok sa kulungan ang kapatid. Wala na daw dapat makaalam sa nangyari dahil nagawan na niya ng paraan, ipinatapon na niya si Mang Panyong sa dagat, hindi naman makapaniwala si Dave sa nadinig. Tatay daw iyon ni Cherry pero sumigaw si Don Freddy na wala siyang pakialam, hindi daw ba naiintindihan ni Dave na may natagpo ang patay sa property nila. Malaking eskandalo daw iyon hindi lang kay Drew kundi sa pamilya nila, at malaki din ang magiging epekto noon sa negosyo nila, kapag daw nagsalita si Dave ay madadamay na din siya dahil pinagtakpan na nang doon ang krimen at inutusan itong manahimik si Dave. Umiiyak na lumabas si Cherry sa presinto, para namang nakikidalamhati ang langit nang biglang umulan, sakto naman ang pagdating ni Paco para damayan si Cherry. Makaya kaya ng konsensya ni Dave na magtago ng sikreto kay Cherry habang minamahal siya nito. O maisip nitong ipaubaya na lang si Cherry